Oh, yun, magandang umaga ulit sa lahat, mga kakaig. Ayan na. Muli po, ayan. Papakita ko lang sa inyo dito, yun, yung in order natin sa Lazada na blower na thermometer. Ayan. So, excited tayo. Although nakapag meron na tayo ditong mga hydro, ayan. Meron na tayo. At meron na tayong gumamit tayo ng ibang mga thermometer, no. Buksan natin. Galing Lazada, excited lang. Ayan, mga kakain. Oh, paano natin i-calibrate nating mabuti. Ayan, uli. Tutuloy natin, ayan. Ito na. Buksan natin yung ating in-order na rower thermometer sa Lazada. Okay, tignan natin kung gaano. Gaano kaganda. Unboxing. Blower thermometer, no? Natin. Balot na balot. Oops. Itong binili ko sa Lazada, ito yung lumang version pa. Lumang version pa ito ng blower. Oops. Mukhang balot na balot. Matibay, ha? Okay. Natin. Oops. Maiksi, ha? Maiksi itong blower natin na nakita natin. Parang yeah. Oops. Ayun. Blower nga. Blower. Ayun. Yung mga ganitong klase, no? Paano natin malalaman na calibrated ito? Okay. Paano natin malaman? O paano tayo makatiya na yung reading nito ay calibrated, ano? Yan. Ano ko na kung anong model nito eh. Okay? Yan, model nito ay 526, diba? So, dapat matiyak natin yung mga ganitong model para matiyak natin na calibrated yung ating makikita o magiging reading nito. Yung ganitong model, dapat yung black dot niyan ay nakatapat sa 40 degree Fahrenheit. Okay? Dito. Okay? Dapat nakatapat dito sa 40 degrees Fahrenheit. Yan. So, may black dot yan. So, para malaman natin na calibrated kasi possible na magbago yan eh. So, kapag ito nagagalaw, itong thermometer, nagagalaw yan. So, hindi tatama yung reading natin. So, para malaman nating naka-calibrate or na naka-set up na, ma-insure natin yung reading. So, yun ang nating note. Dapat natin i-consider yung black dot nito, itong thermometer, nakatapat sa 40. Kasi kung hindi siya nakatapat, ano mga kakain, kung hindi nakatapat yan, maaaring susubra ang reading yan. Tulad yan, nagre-reading siya ngayon ng 32 kasi siya, 30 37 agad, lumundag agad siya. So, nasa 36, 37. So, check natin kung paano. So, yung black dot, ayun o. Nakita nyo ba? Kita ba? Ngayon, nakita nyo yung black dot. Ayan. Yan yung black dot. Ayan. Na nakatapat siya sa 40. Di ibig sabihin, accurate na yan. Di ibig sabihin, calibrated na to. Okay, ano, yun yung mahalaga, yun yung sinasabi natin minsan pag-check natin kung calibrated, kung tama ba yung reading. So nakatapat siya sa 40 dito, nakatapat, ayan, dyan, dyan nakatapat yung dot nya na yan. Yung isang model, ano, nasa parang 80 o 70 dito sa bandang taas yung isang model. Okay, so ito medyo old model siya. Okay, yun yung likod, stainless. Okay. So, bakit blower? Siyempre kasi yung blower, tested na natin na talagang accurate yung reading niya. So, para maka-insure lang tayo na ma-check natin yung ating incubator. Yun, bumili talaga tayo. So, maganda rin yung meron talaga tayo nito pang bukod sa suporta natin sa ating pag-calibrate. Meron talaga tayo. Ayun, no? So, yun lang. Para ma-inform din natin yung iba. Paano ba yung tamang... okay, calibration. Iba kasi nakita ko
paano ba yung pagka-calibrate nito. So yung iba kasi napapanood kong YouTube, so hindi na-explain na kung paano, bakit ba kailangan pa i-calibrate. Okay, kasi possible ito, itong mismong glass na to magalaw, so hindi tatama ng maayos, hindi mo maririd ng maayos yun dito. Okay, sa yung tinatarget na init. Okay, so kung gusto mo talagang makatiyak, okay, na sakto ang reading niya, ay dapat itong dot na ito ay nakatapat sa 40. Yan. So yun, ibig sabihin, yun ang calibration niya. Yun ang pinaka default setting. So default position niya na dapat nating may consider para ang reading o pagtaas nitong ating mercury ay siya talaga ang reading niya, actual. Okay? So yan ang titignan nyo, kung nasa tamang position ba yung ating thermometer. Okay? Bakit? Kasi pwedeng magalaw yung thermometer natin dito. Yan, oh. Pwedeng magalaw, may iba ng position. So may iba din ang reading. Okay? Yun lang mga kaig. Ito yung brower. Okay? Oh, brower. Okay. So, titestingin natin ito mamaya habang on process kasi yung ating incubator. So, okay naman. Okay, may reading siya dyan ngayon. Ayan ang reading niya. 32. Ayan. So, malalaman natin yan pag nilagay natin sa loob ng incubator. Okay. So, testingin natin. Wala tayong bagong gagalawin, no? Okay, ang kanyang position, no? Okay, nakalibrated siya. Nakatapat sa 40 yung black dot. Ayan, yung black dot. Nakatapat sa 40. So, ibig sabihin, okay na to. So, ilalagay natin to ngayon dito. So, ang actual na reading ng aking thermometer, 37.5. Dito sa isa sa aking XH3001, 37.4. Okay. Pero pagdating dito sa isang mini digital, kung mapapansin nyo, 38.7. So, hindi ako nagre-relay dito. Kasi, tingnan nyo, reading ng I-50, tapos 38. So, ang layo. So, ito kasi hindi natin nakakalibrate. So, nung kinalibrate ko ito, talagang malayo ang reading sa humidity. 10. Ang problema, 10. Sa 10 points. Ito, nung kinalibrate ko, set, yung 57, sakto talaga yan sa salt test. Ito naman, ito, ginawa naman natin dito, pinagtabi natin yung kanilang sensor din na nagpainit tayo in actual reading natin. Ito mataas ito ng 1 point something. So in-adjust ko to. Okay, ito ang in-adjust natin, itinapat talaga natin sa dito. So ang reading, ayun, parehas na sila. So sabay yan. Ito nag-a-alarm pag sumobra. Ayan. So ito naman sa brower. Okay, testing natin ngayon to kung ano ang actual reading nito mangyayari. So ngayon tingnan natin. Ang reading niya nandiyan eh. Okay, tingnan na malabo. Okay. 37.5, you know. Kitang-kita. Ayun ang kagandahan sa brower. Okay, namatay na siya. 37.8, 37.8 ang reading niya eh. Oh. So namatay na 'yung ilaw. Okay? 37.8 saka 37.9, ayan, naglalaro lang 'yan, 37. Ay, dito ay nasa 32 lang. Lagay natin. Lagay natin din sa loob. Para makita natin. Ayan. Lagay natin. Sa balik. So, yun. Lagay na natin. Ano nangyari? So, binuksan ko yung pinto. Ayan. Naging 37.8 pa rin. Hindi pa rin. Mabilis ang buwasan lang eh. 37. So makikita natin mamaya kung ilan nare-reading. Okay, 37. Okay, mamaya magbabago na. Makikita natin kung ano yung actual na reading ng ating brower. Yan, yun lang. Balik natin mamaya. Okay, yan yung ating ginawa. Itong incubator ko mga kakaig, ito ay recycled lang. Ano? Recycled ko lang itong ginawa. Madalian lang dahil nangingitog na yung mga manok ko eh. Okay, yan. So, abangan na lang natin. Palipasin natin ang mga mamayang hapon. Malaman natin kung talagang ano yung actual reading ng ating brower thermometer at ng ating lido at saka itong ating controller. Okay? Yun. Alaman natin mamaya. Palilipasin natin yan mamaya. O, balik tayo. So, wala pa siyang nire-read. No? O, umaakyat, no? Umaakyat unti-unti.
Hello guys, good morning, ano? Umaga uli sa lahat. So, itutuloy lang natin yung ano, yung naputo na video natin na tungkol dito sa ating grower. Ngayon ay confirmation, ano, doon sa ating incubator. Bagamat na nakalibrate na natin to before, so bumili pa rin ako ng grower para to confirm kung talagang ano talaga yung exactly na init doon sa loob. Dahil sa una, dito lang tayo nagre-relay dyan sa ating lido. Okay? So, saka yan. No? Yan lang yung pinagbabasihan natin. Eh, kinonfirm ko para matsok talaga natin yung ating init. Ano? So, bumili ako. So, tinesting ko. Pinalipas ko yung isang buong magdamag. Kung ano ba talaga yung actual reading. Kung tutugma ba talaga. Okay? Kung tutugma talaga ang ating init sa loob ng ating incubator. So, tinignan ko mabuti sa magdamag. So, yan yung actual. Okay. 30.37.5 37.8 10.9 sa kanya ay 37.9 konting konting difference lang ay at least nagkaroon tayo ng ano no na piece of mind na talagang yan yun napakalapit ng reading so iba pa rin talaga yung nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang klaseng test. Okay mga kakaig, yun lang. Magandang umaga. Salamat at ayun, malinaw na. Karoon tayo ng peace of mind sa ating incubator. Iba talaga yung pinagbabasihan tayo. Okay, siguro sa susunod may sisetup na natin na mas eksaktong-eksakto yan. Okay, so 37.5 ang actual reading na nakukuha ko sa loob ng aking incubator ayon kay Brower Thermometer. Ano? Yun lang mga kakahig, magandang umaga uli at salamat sa panunood at subscribe kayo sa aking channel. Okay, sana makatulong ng kaunti doon sa mga nag-aalilangan sa kanilang mga incubator. Ayun, kailangan talaga nating gumamit din ng brower para talaga eksakto talaga at magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi kung